Pag hindi mo ako napadampot, Antonito Ning Taberna, magbibigay ka ng 10 million sa akin. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan po natin. Maharlika muli ay sinupalpal itong si Anthony Taverna patungkol sa umano'y warrant of arrest laban sa kanya. Ngayon ang tanong ni Maharlika, ano ba ang nirereklamo sa akin? Nasaan ang dokumento na nagsasabing kinasuhan niya ako? Bakit hindi ako pinadalhan na dapat dipinsahan ko ang aking sarili? So ibig sabihin ni Maharlika, ito yung sabina, mga kababayan po natin. Dapat pinadalhan siya lang sa pina kung talagang may kaso siya para sagutin niya itong reklamo laban sa kanya. Ngunit ayon sa kanya, iwala siya umanong na-receive na dokumento. Patunay na may kaso siya. Tapos lumabas na umano itong warrant of arrest laban sa kanya. Kaya ngayon, mga kababayan po natin, ang gulo, away ni Maharlika at ni Anthony Taverna, na kung saan ang bumaback up umano dito kay Anthony Taverna ay ang tinitira ngayon, ang tinatawag na jahas or ahas ni Maharlika ay itong si Madam FL, dahil nag-traidor umano ito sa taong bayan at sa kanya. Di natin alam kung bakit siya traidor. Posibleng humingi siya ng position sa gobyerno tapos hindi siya napagbigyan. Kaya ito na ngayon ang kanyang sinasabi na ahas umano itong si Madam Felisa. So yan ay hindi natin alam kung ano talaga yung malalim na dahilan sa galit ni Maharlika kung bakit nagbalik tayo dito ngayon na dating isang pro-Marcos. Tandaan po natin nung election, siya talaga ang nag-impluensya sa ilang butante, lalo na sa mga followers niya, na naniniwala nga na karapat-dapat maging pangulo itong si Pangulong Marcos. Ngunit ngayon ay nagbago na nga ito ng pananaw, mga kababayan po natin, at sinasabing nabudol siya umano. Anyway, balik tayo doon sa kaso ni Anthony Taverna. Ngayon, mga kababayan po natin, hinahamon ni Maharlika itong si Anthony Taverna kung paano siya paarestuin. Kasi nasa Amerika nga siya. Ngayon, kung maaaresto siya umano o maisiserve sa kanya itong warrant of arrest, mga kababayan natin, ay bibigyan niya pa umano ng milyones itong si Anthony Taverna kung tatanggapin ang hamon sa kanya. Pero kung hindi siya umano mapahuli sa Amerika, dapat umano si Anthony Taverna ang magbibigay sa kanya. Parang ginawa niyang pustahan ito, mga kababayan po natin, at pinagtatawanan lang itong warrant of arrest na wala umanong kwenta. Kahit tumingi pa umano itong si Anthony Taverna sa Department of Foreign Affairs, sa U.S. Embassy, wala umano itong kwenta, mga kababayan natin. Ano nang nangyari, mga hitag, ay nagreklamo daw siya sa korte, okay, sa Regional Trial Court. Diba? Ang daming sumakay doon sa issue na yon ng mga dugyots, okay? Maraming sumakay sa issue ng mga dugyots. Kasi yung Maharlika makukulong na, chuchuchu. Kalap ni Tuning, syempre ang kasabwat niya dyan ay si Liza Araneta Ahas. Yung ayon sa Puting Ahas ay nagbigay sa kanya ng 5 milyon, okay? Na payola. At kilala naman si Tuning sa kanyang komunidad na talagang bayaran ang kanyang pagmumuka. Kaya tigilan mo ako, Tuning, ha? Huwag mo kong tinatakot-takot ng warrant of arrest mo. Unang-una, bago niyo ako isyuhan ng warrant of arrest, nasaan na yung complaint mo? Nasaan yung dokumento? Nasaan yung papel na pinirmahan mo doon sa picture mo na nasa hallway ka na nirereklamo mo ako sa salang sa crime na cyber libel? Ni isang sulat, ni email, wala nakarating sa akin na ako ay iyong nirereklamo. Okay? Tapos ngayon, meron naman warrant of arrest. Ano ba talaga kadyutahan na ito? Okay. Pakita muna natin. So star na naman ang lola ninyo. Nasa Philippine Star, nasa Rappler, nasa PEP. Bongga talaga ang lola ninyo. Okay, pakita natin to. Number one, ayan po. Cyber libel ni Katuning sa vlogger umakyat na sa korte. Okay. Kababayan, lakayan natin yung alindog ko. I know, not the one. Okay. Lakayan natin yung alindog ko. Unang-una, wala akong sinabing pangit o nakakasakit o nakakaharm sa kanyang anak. Kaya nga sabi ko, nasaan yung reklamo mo? O sige, buoy na natin. Anthony Tabernang Duwag, Anthony Tabernang Julol, Anthony Tabernang Vovo, nasaan yung complaint mo against me? I'm waiting and waiting and waiting sa kasinungalingan mo na nagkaroon ako ng intent to harm your daughter, which nasaan? Okay? Mga palangga, isa sa elements ng cyber libel ay mayroong intent to harm someone. Kahit ikutin pa ni, baliktarin nyo pa ang vlog ko, wala akong sinabing against sa kanyang anak.
Ang natandaan ko ay mabuti yan kung nabibigyan ng tulong ang anak mo. Yung bunganga mo, nasalaksa ka ng payola, edi good at nakatulong sa pagpapagamot ng anak mo. Even ay hindi ako abogado, ang elemento ng cyber libel, dapat mayroong kang intent to harm someone. Maghanap ka. Asaan ang papel na sinabi ko na meron akong malisyosong binanggit para sirain ang iyong anak? Ngayon, ito, wala kang pinadala, wala kayong pinadala dito sa Jamerica na kaso, ano to? Kayo lang ang bida sa kaso, wala akong defense? You know what I mean? So kayo lang ang iwawarant niyo ako ng bonggang-bongga na iniisang papel, wala ako na silayan. Paano naman ako, hindi pa nga ako nakahire ng abogado ko, baka naman may abogado dyan na mag-volunteer. Hindi ko pa nga nabasa yung papel, may warrant of arrest niya. Ano to, Bonjing? Ano to, Lisa, kagagawa niyo? Parang si Bantag at saka si Tevez na ginagawa niyo? Warrant of arrest ka agad? Media ka agad? At aside from that, ito mga palangga, tignan natin. Ayan, ilitan na lang natin para makita niyo yung alindog ko. Sabi dito sa... So yun po ha, at nagtitrending na umano si Maharlika, mga kababayan po natin, dahil siya nga ngayon ang laman ng ilang mga pahayagan kung saan ang trending, ano, itong sinabi ni Anthony Taverna na umano'y lalabas na itong warrant of arrest laban kay Maharlika, mga kababayan po natin, yung pinagtatakalan po natin. Dahil sinasabi ni Maharlika ay hindi siya umano binigyan ng kopya nitong reklamo or subpoena, paano siya makadepensa ng kanyang sarili. So how come na lalabas itong warrant of arrest kung walang nangyaring preliminary investigation? Kasi dapat magkakaroon muna ng preliminary investigation, tapos kung patunayan na may probable cause at saka siya isyuhan ng warrant of arrest habang ang kaso ay patuloy na gumugulong. So mukhang taliwas ata ang sinasabi ni Anthony Taverna, mga kababayan po natin, kung tayo, hindi tayo abogado, pero alam natin ang proseso na hindi naman maka-issue ng warrant of arrest, mga kababayan po natin, agad-agad, kung wala pang nangyaring preliminary investigation. So, nasaan ang preliminary investigation kung walang subpoena na ibinigay kay Maharlika, mga kababayan po natin? So, mukhang drawing itong sinasabi ni Anthony Taverna, mga kababayan po natin. Otherwise, nagkaroon ng preliminary investigation, nabigyan ng subpoena ito si Maharlika, invitation para... depensahan ang kanyang sarili, magbigay ng kanyang kontra sa laysay. Pero ayon kay Maharlika, mga kababayan po natin, hindi siya umano binigyan ng subpoena, so paano siya makapagbigay ng kontra sa laysay laban sa nirereklamo na cyber libel ni Anthony Taverna, mga kababayan natin? Kita. Ayan. Okay. Isas, ayan. Ayan ay anak, nabasa na yun, di ba? Sabi nito, hindi, sabi nito, sabi nito ni Tuning, ni Taverna, bayang pangalan ng buo itong julol na to. Hindi ko napanood ang vlog na yon. Pero sabi, hindi daw niya napanood ang vlog na yon. Pero mo maisusulat sa iyong complaint kung ano yung mga sinabing against or malicious intent to destroy you and to destroy your kid. Kung hindi mo pinanood ang alindog ko, dapat ilagay mo sa papel. Dapat panoorin mo ng buong buo yung video ko para mag-enjoy ka. Eh hindi mo pala pinanood eh. Pampanga trial court. Hindi mo pinanood, tapos nagkaso ka. Eh, talagang vovo to the highest level, mga palangga. Nasaan yung video? Nasaan yung ebidensya? Nasaan yung complaint nyo against me na inatake ko yung anak mo? Eh, sinungaling pala kayo eh. Ano, pagkana ni Lisa Araneta Marcos? Kayo nila, Boying? Hindi pa pinapanganak ang tatakot sa akin, Tuning. Okay, ang tapang ano, mga kababayan po natin, at hindi pa umano ang pinanganak itong tatakot ha kay Maharlika. So ganun katapang itong si Maharlika, mga kababayan po natin. Kay Executive Secretary Rodriguez eh, nung 'di ba mga pinagbibintangan nila na kesyo may dapat nga ikaw kinakasuhan ni Attorney Vic na meron. Palunok ko sa iyang warrant of arrest, gusto mo? Sige, hinahamon kita, i-challenge mo. Magkita tayo kailan? Serve mo personally, you can serve that personally. Yep, okay. Kala niyo, hindi pa pinapanganak ang tatakot kay lady. Hindi, syempre, article yan. Maharlika yan eh. Tangay na, pag Maharlika, nagkiklik yan, kumikita kayo dyan sa mga ads ninyo eh. So talagang papatulan niyo ang isang Maharlika. Okay, go. Okay lang yan. Naging part ako or nagko-contribute ako ng income niyo. That's fine, darling. Okay. Nasaan yung papel na sinasabi mo na pinarmahan mo at ng abogado at ng Pampanga Trial Court, Regional Trial Court, Eclabush? At anong pinagsasabi mo na yung... may
di ba nakita niyo yung article na idinemanda ako dahil ako ay may sinabi against sa kanyang anak? Hindi nga sinabi dyan kung ano yung word na sinabi ko sa anak mo. Bakit yun? Bakit hindi mo ako kasuhan nung sinabi ng puting ahas na tumanggap ka ng 5 milyon at tumatanggap ka ng payola? Bakit hindi mo ako kasuhan dun sa issue na sinabi ko na hindi ka nagbayad sa mga, may mga years na hindi ka nagbayad ng taxes mo? At hindi nagja-jive ang iyong income tax sa iyong lifestyle. Doon mo ako kasuhan. Ano paawa kayo sa anak? Doon mo ako kasuhan. Sa taxes na ibinukilya ko, nahawak ko ngayon ang nahawak natin ang dito nga ba? Okay. Nandito yung wait a minute. Okay. Wait lang mga palangga. Hold your breath. Okay? May mga certain years na hindi ka nagbayad ng taxes mo. So anong kadyutahan yan? Bakit yung anak mo, wala ko sinabi sa anak mo. Sabi ko nga, it's good kung natulungan ka ni Lisa ng pera. Eh di, good, napagamot mo yung anak mo. Did I say something bad or negative sa anak mo? Unang-una pa lang, hindi magpo-progress yung kasinungalingan mong cyber libel kasi walang malicious intent. Kasi pag sinabi mong merong malis, may malisyoso, sinadya ko na sirain ka na walang kadahilanan. Di ba? Pero nung sinabi ko na hawak ko yung taxes mo, eto, hawak ko. Layo lang natin. Ayan, ang kopya na may mga years na hindi ka nagbayad. Doon mo ako kasuhan. At doon mo ako kasuhan sa sinabi ng puting ahas na tumanggap ka ng 5 milyon kay Lisa Smags. Bakit yung anak mo na walang kinalaman, idadrag mo dito kung di ka na pang julul? Tapos sasabihin mo, hindi mo ako pinapanood. Paano magiging strong ang case mo? How can you build a strong case? Kung hindi mo binabasa ang mga evidence. Diba? Eh, di syunga-syunga ka lang. Ano to? Lalabas nyo sa media, Marley ka, natakot. Dito, chucho. Ay, pagbuhulin ko kayo, giatay. Okay, ngayon. Sabi pa niya, mga palaga. Sabi ni Blinks sa TV, wag na wag kang uwi dito, Madam Maharlika. Yes, silang pupunta dito. Eh, takay na. Tamnan lang ako ng droga ng mga yan. Sa kanila ang DOJ. Eh, kalaban natin. First lady ng sangkot. So, yan talaga, mga kababayan po natin. So, I think si Maharlika wala na itong planong uwi kasi sa totoo lang, sa dami ng kanyang pinagsasabi, either totoo man yan, so iba naman ay may nakita tayong katotohanan dahil may hawak sa mga ebidensya, may pinakita siyang mga picture, screenshot, at kung ano pa mga dokumento mga kababayan po natin. So may mga kasama ding Marites at Paninira. Ano? So mga kababayan po natin, dito sa mga in-expose ni Maharlika na yung iba ay verified, yung iba ay non-verified kasi sinasabi nating Paninira at chismis kapag hindi pa verified pero may ibang verified. So ibig sabihin sa dami niyan mga kababayan po natin, posibleng manganganib siya pag umuwi siya sa ating bansa. Haras nila ang isang Maharlika na sinasabi ang katotohanan, ipapadampot ni isang kaso walang nakarating sa akin yung kopya. Hindi ganyan ang korte. Ano to? Korte ng kangaroo court, korte niyo. Mag-i-issue kayo nang hindi man lang sumagot, wala man lang depensa. Even ang mga taong caught in the act ay meron silang karapatan. May depensa sila. Eh, ito wala pa eh. Oh, yun nga. Hoy, Tuneng, mag-aral ka. Ang bobo-bobo mo. Oh my God. Ito, sabi pa niya. Okay. Ayun na nga, sabi dito. Yung mga sinabi lang itong vlogger laban sa anak nila na inireklamo ng mag-asawa sa korte. Pagkatapos niyang banggitin kay Zoe, that's it. Tingin ko tapos na po. Tapos na po yun. Ano yun? Tingnan mo nila yung mga reasoning. Tingin ko tapos na po yun. It should be detailed. Ano yung sinabi ko? Yan ang importante. At kayo naman tagapagbalita, ano yung sino yung subject? Ano yung cause? Kung bakit may warrant of arrest. Hindi lang pwede kasi may sinabi sa kanyang anak. What is the specifics? Yung anak mo na sinabi mo yung anak mo lang, kung saan anak mo, kahit panoorin mo, manood ka ng video ko. Di ba? Para makakuha ka ng ebidensya. Wala akong sinabi to harm your daughter. Alam niya ng mga palangga ko. Kahit balikan niyo yung vlog ko, wala akong sinabing against sa anak mo na makakasira sa kanya o makakasakit o whatever negative about your kid. Ang sinasabi ko, yung pagtanggap mo ng payola na may pagkakataong 300,000 pesos, then another 5 million, then yung coffee shop mo na hindi ka nagbabayad ng tama dyan sa airport na pinayagan ka dahil sumisipsip ka, oh well, you know, kay Lisa Smags. Yan ang ikaso nyo sa akin kasi kung meron man, strong yan. At saka, akin na. Ganito na lang, I will challenge you. Kung makukonvict mo ko, or ito na lang, wag na conviction. So mukhang matindi talaga itong challenge. Ipadala mo sa akin yung kaso mo, at kung makukonvict mo ko, kayo ni Lisa,
Natagdagan ko ng another 5 million yung binigay sa iyo. Wow, laki nun mga kababayan po natin. Ay, yaman talaga ni Maharlika, ano? Mayroon siyang 5 million. Yeah. Convict mo ako, bibigyan ka ng 5 million. Imagine mo na convict. Ayan, no? Sir, Anthony Taberna, i-convict mo na si Maharlika dahil may makukuha ka pa o manong 10 million para sa kanya. No? Convict mo na ako, bibigyan pa ka ng 5 million. Sige. Ay, challenge siya total. Suga pa kayo sa pera, di ba? Bibigyan ka ng 5 million pag na-convict mo ako. Pero pag hindi mo ako na-convict, bibigyan mo ako ng 10 million. Yun lang. Ay, challenge siya. Well, dapat malaki, di ba? Oh, yun ang demand ko sa'yo. I-convict mo ako, ipakita ko sa mga followers mo na Maharlika, nakulong na, nadampot na. Kahit nadampot na lang, pag napadampot mo ako dito sa Amerika, kasi you have the power eh. You talk about extradition, Eklabush. Pag napadampot niyo ako, ibigyan kita ng 5 million that I'm giving you 1 month. Wow, mga kababayan. Kasi sabi niya may warrant of arrest na eh. Bigyan kita ng isang buwan lang. Pag hindi mo ako napadampot, Anthony Toning Taberna, magbibigay ka ng 10 million sa akin. Pag napadampot mo ako, bibigyan kita ng 5 million. Game? So ayun, mga kababayan po natin, titingnan po natin, antayin po natin ang sagot ni Sir Anthony Taberna. Kung papatol nga ba siya sa matinding hamon ni Madam Maharlika patungkol umano sa usapang cyber libel na kasong final dito kay Madam Maharlika, na ang hamon ni Madam Maharlika ay papadampot lamang siya dahil may warrant na nga umano siya, kung may padampot, ibigay pa siya ng 5 million. Pero kung hindi, si Anthony Taberna ang magbabayad sa kanya, mga kababayan po natin. Mas tumitindi ang init ngayon laban dito kay Maharlika. So ang kalaban ni Maharlika obviously ay nasa Malacañang, obviously si Madam FL, dahil araw-araw niya itong content, mga kababayan po natin. Hindi lang ang nangyayaring corruption umano sa ating bansa, katiwalian, kundi mga personal na atake sa kay Pangulong Marcos na tinatawag niyang kuting, at pati itong kay Madam FL na tinatawag niya na jahas. So abangan natin, mga kababayan po, ang sagot ni Sir Anthony Taberna patungkol sa matinding hamon ni Maharlika. Paalam, mga kababayan.